Mga kapananampalataya at kadibusyon dito po sa St. Mary's Catholic Church, Dubai, ang Kwaresma po ay panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagbabago ng buhay. Pagninilayan po natin ang walang hanggang pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. Pagsisisi po sa ating mga kasalanan at pagbabago ng buhay tungo sa kabutihan at kabanalan. Sa panahong ito, binigyan tayo ng simbahan ng mga gawain bilang tulong sa ating paghahanda, ang pagdarasal, ang pag-aayuno, at ang pagkakawanggawa. Kasama po nito, ang ating komunidad ay naghanda po ng mga gawain ng programa bilang gabay sa ating paglalakbay sa mga araw na ito. Una sa mga ito ay ang pangparokyang pagdiriwang ng pagpapahid ng abo sa ating mga noon sa Miyerkules po, 22 ng Pebrero. Ito ay tanda ng pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma. At muli, tayo ay pinaalalahanan ng katotohanan ito. Tayo ay nagmula sa alabok din po tayo babalik. Inayahan din tayong talikdan ang ating mga kasalanan at sumampalataya sa banal na Ebanghelyo. Pangalawa po ay ang daan ng krus bilang pagninilay sa pagbabata ng hirap ni Jesus at ng kanyang kamatayan sa krus noong unang Biyernes. Pangatlo po ay ang nabahagi at pagninilay patungkol sa mga huling pitong salita ni Jesus sa krus o ang siyete palabras. Ang pang-apat po ay ang pagdarasal ng apat na misteryo ng Santo Rosario. Ang misteryo ng tuwa, ang misteryo ng hapis, ang misteryo ng liwanag, at ang misteryo ng luwalhati. Sa po nito ay ang pagdarasal ng Divine Mercy Chapter. Ang panghuli po ay ating tradisyonal nating pabasa ng Pasyon ni Jesus. Ang lahat po ng detalye ng programang ito ay makikita sa ating social media accounts sa smcfilipino.com, smcfilipino.philcom sa YouTube, smcfilipino sa Facebook at Instagram. Mga kapwa kong OFWs, mga overseas Filipino witnesses, inanyahan ko po kayong lahat at ibahagi sa ating programa sa panahon ng Kwaresma bilang paghahanda ng ating spiritual na buhay upang buong galak tayong magdiriwang sa tagumpay ni Jesus sa kamatayan at kasalanan sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay. Naway, samahan tayo ng Mahal na Birheng Maria ng kanyang makainang presensya upang sa panahong ito ng ating paglalakbay patungo sa kabanalan ay bunga tungo sa buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng mapagmahal at mapagingkas.